Kahit na gaano kabilis ng takbo mo, kung mali ang direction mo, hindi ka pa rin makakarating sa paroroonan mo. Kasi 'di ba, Tita Winnie, sa buhay natin, maraming mga pagkakataon na gusto natin sumuko, parang ayoko na. Sabi mo nga, this is it, pansit. Tama na, sobra na. Pero sabi mo rin, di ko na kaya. Ayun. Pero 'di ba sabi natin, hope springs eternal. Oh. Dapat kasing, laban lang. Oh, yeah. Ano Tita Win? Kasi meron kasi mga pagkakataon na parang sunod-sunod ang mga pasakit, parang sunod-sunod ang mga problema, hindi pa nga natatapos yung isa, meron na namang susunod. Tapos meron ang sabi nila, 'di ba? It comes in threes. So, parang pag-expect ka ngayon ng meron pa. Pero may kasunod, diba? Kaya yung iba, may mga tao na, well, natural lang naman na mawindang. Mm-mm. Sa ganyang pagkakataon, minsan naman, katulad ko, buwan-buwan, merong something. So, talaga? Oo. Diba? May ganun eh. So, paano dapat ang attitude natin? Sa buhay natin, ang daming challenges, diba? Halimbawa, apply ka ng trabaho, di ba? Eh, lagi ka na lang hindi nare-reject, hindi ka matanggap. Parang ayaw na, kaya nagdigoso ka. Bawat pasukin mo negosyo, hindi umaarangkada. Parang hindi mo na alam ang gagawin mo. Kaya, tas ganda utang-utang ka na. Tapos yung iba na nawawala na ng hope. Ngayon naman, pag-usapan na natin kung paano tayo dapat hindi sumuko. Never give up. Never give up. Let's call in motivational speaker, our life coach, Avelynn Garcia, kapamilya. Ito namang Tita Talk is it's how we guide our listeners, diba? And our kapamilyas worldwide through our guests, diba? The topics we discuss about. So ngayon, dahil ikaw nga isang life coach, tulungan mo kami para intindihin bakit tayo hindi dapat sumuko. Yes, alam mo, napakaganda ng topic natin. Isa yan sa... At narinig ko kanina si Tita Winnie, ha? Sabi mo, meron kang i-guide sa ating mga viewers, no? So, maganda, mauna ka na kaya. Ay, ano ba yun? Napakaganda. Oo, sige, go ahead. Si Baren, Tita Winnie, sorry lang, just before you start. Sabi niya, kailangan ko ito, nasa point na ako ng gusto ko ng bumitaw. Okay, kasi meron lang meron lang message kanina na para bang gawa daw siya ng gawa pero hindi naman nagsasucceed. Yes. Kasi sometimes narinig ko sa inyo ito last Sunday ni Vic Avelynn. Sometimes baka hindi para sa atin yung ginagawa natin. For the month of January, I spoke about the power of your identity. And when you actually lay down the foundation of this is really my identity, this is who I am. So anong gagawin mo? Gagawa ka ng mga bagay that will strengthen that identity. Hindi lang strengthen, you will break the habit that actually weakens your identity. So bago tayo mag-usap na pag-usapan natin, ano ba yung mga bagay na pwede natin gawin para hindi tayo sumuko sa buhay, tingnan muna natin itong dalawang bagay na to. Tinawag ka ba dyan? Are you really cut out? No? Yan ba talaga ay posisyon or kumbaga sa hugis, yan ba talaga ang shape mo? No? Kasi baka naman hindi yan ang shape mo, lumalaban ka dun sa labanan na wala ka naman talagang kalaban-laban. At pangalawa, identify your identity. No? Ano ba talaga yung identity mo? Ano ba talaga yung tinatayuan mo? And you strengthen and break things that actually weakens the identity. Minsan, kaya tayo sumusuko kasi lagi nating iniisip na yung yesterday's failure ay nagdedetermine ang ating future success. So ano yung matutunan natin dito? Yesterday's failure should not determine our future success. Kumbaga, kaya ka sumusuko kasi ang naging basihan mo sa paglaban ay nakalipas.
Iba pa itong pinag-usapan natin kanina ni Tita Winnie, no? Isang angulo ito. And the reason why, naalala ko ngayon sinabi sa Bible verses, sa Philippians, eh, sabi niya, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Mm-hmm. I press on toward the goal to win the prize. So, anong punto? Kaya hindi tayo nagtatagumpay kasi nandun tayo dun sa mentality na yung failure ko kahapon, wala nang mangyayari sa aking kinabukasan. Ngayon, meron po akong matatawag na iti-take home ninyo. Ito ang iti-take home ninyo para hindi ka sumuko sa laban. Unang-una, kinakailangan you have a compelling reason. So for example, gusto mong ayaw mong mag-quit or gusto mong magkaroon ng financial stability. Okay, stability. So ang tanong, bakit? Bakit mo gusto magkaroon ng financial stability? Ayaw mong sumuko na lang, mahiga na lang, gusto mong pagpatuloy yung mission mo kasi gusto mo may financial stability ka. Okay, so anong dahilan mo? Pag ang dahilan mo kasi gusto kong bumili ng bag, gusto ko bumili ng shoes, gusto ko magbakasyon, hindi siya compelling reason. Pero pag sinabi mong, no, kailangan gawin ko tong trabahong to, hindi ako susuko, I wanna be financially debt-free. Why? So that I can be generous, I can make a difference in the lives of others. So what I mean to say is the why moves you from desire to your devotion, not to quit. May tao bang hindi pa niya alam kung anong identity niya? So hindi niya alam kung ano talaga ang pwede niyang gawin sa buhay niya? Meron. May mga tao na lost. Meron kami yan. Sa seminar namin, meron kaming pinapakitang video, no? Na kahit na gano'ng kabilis ng takbo mo, kung mali ang direction mo, hindi ka pa rin makakarating sa paroroonan mo. Diba? Kahit na 100 miles per hour ang takbo mo, kung hindi ka naman sigurado dun sa direction, sa identity, sa calling mo, baliwala yung bilis mo. Pangalawa is remove the all or nothing mindset, no? So, wag po tayong ma-discourage sa failure. Lagi kong sinasabi, no, na minsan kapag ka ikaw ay ang identity mo, I am healthy, ang habit mo is nagte-treadmill ka, naglalakad ka, tapos dumating yung punto na after mga 2 weeks, 3 weeks, nag-weigh ka, pag-weigh mo, 1 pound lang nawala sa'yo. So, na-frustrate ka. Sabi niya, teka, hindi ko naman na-reach yung 20 pounds, wala na, tanggal niya to, huwag na, kalimutan na, ayaw na, huwag na. So, that's actually the reason why a lot of people do not pursue and they quit simply because they have this all or nothing mentality. No, they're being discouraged by failure. Na it doesn't mean na nagkamali ka ng isang beses, hindi ka na magpapatuloy. It doesn't mean na miss mo yung isang araw, hindi ka na magpapatuloy dun sa goal at sa identity na gusto mong puntahan. Diba? Yung tip natin, mga tips para hindi tayo mag-quit is number one, have a compelling reason. Compelling reason. Yung why mo should determine your way. Diba? Kasi matindi yung why mo. Pangalawa, remove the all or nothing mindset. Wag yung, pag hindi ako naging black bukas, wala na, kalimutan na. Hindi ako naging black belt bukas, wala na, di ba? So, and then, celebrate your victory. Celebrate your victory. Every moment that you step, one step at a time, is a victory. Yung pangatlo ko, actually, pang-apat to, kasi yung pangatlo natin, celebrate your victories, di ba? Yes. So, celebrate your victory now. Don't celebrate your victory there. Celebrate your victory here. No? Kung may victory ka, celebrate mo. Pangatlo, pang-apat, you cannot do it alone. Ano yung ibig ko sabihin na you can't do it alone? Kasi minsan, parang, I like to lose 20 pounds, di ba? I need to do all of these things. Pero, hindi mo nagagawa. I want to encourage you. Please get someone who will cheer you up. Get someone who will be with you to push you. Diba na, sino ba ang dream mate mo? Sino ba ang kasama mo sa paglalakbay sa buhay? At ang pinakamatinding dream mate natin, walang iba kundi ang Diyos. Diba?
let's ask the Lord's help. Hindi natin kayang mag-isa eh. Alam mo, ang buhay, it doesn't mean that ang objective natin sa buhay hindi para maging masaya. No, hindi lang para maging masaya. Kaya nga napakaganda that we should have a life of success, happiness, and significance. Makakabuluhan ba ang buhay mo? Kasi tignan mo muna yung sitwasyon mo ngayon, that is your present situations. Kung hindi ka masaya sa sitwasyon, ang tanong ko, ano ang ginagawa mo sa sitwasyon na yan? Kasi merong happiness is a choice eh. Kapamilya, happiness is a choice. Pinipili mo, kahit na anong sitwasyon na nasa labas, nasa sa'yo pa rin ang pagpipili kung sasaya ka o hindi ka sasaya. Thank you so much, Avelynn, for gracing our show today. Sa susunod ulit, ha? Thank you. Yes, God bless. God bless you. Bye-bye. Say hi to Vic. Yes, I will. Bye-bye.